سبحانك ربي ربي سبحانك ربي سبحانك سبحانك ربي ربي سبحانك ربي ربي سبحانك ربي ربي سبحانك ربي سبحانك ربي سبحانك تعطينا يدا فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الأبرار ومن تمسك بكتابه واستنى بسنته إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الناس، أيها المسلمون، أيها المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. فاتقوا الله وأطيعوه، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم
ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وعليكم بالجماعة ومن شذ شذ في النار. Katotohanan ang lahat ng papuri ay tanging kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang para lamang po ito. Pinupuri natin ang Allah subhanahu wa ta'ala at hinihinga natin ang tulong at siya rin ang hinihinga natin ang kanyang kapatawaran. Ako po ay sumasaksi at napapatunay na walang tunay na Diyos, na wala nang nararapat na sambahin maliban lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Panginoon ng sanlibutan, lumisa sa lahat ng mga nilisa, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang hindi na makapangilin sa lahat. Ako rin ay sumasaksi at nagpapatunay na si Muhammad na anak ni Abdullah at saka si Amina ay kabilang sa mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Si Muhammad ang pinakahuli sa mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal ng Quran, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah, walakin Rasulullah wa khataman Nabi." Ayon sa kahulugan ng talatang ito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal ng Quran, "Maka na Muhammadun aba ahadin min rijal," hindi maaari na si Muhammad ay ama ng isa sa inyo kundi siya ay sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Si Muhammad na anak ni Abdullah kabilang sa mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala at siya ang pinakahuli sa mga propeta ng Allah na wala nang darating na propeta pagkalipas ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malino sa isa sa kanyang mga hadis, "Wa ana al-aakhir fala nabiyya ba'di." At ako ang pinakahuli na wala nang darating na propeta pagkalipas ko sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid ng mga Muslim, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, sa Panginoong Diyos, sa nag-iisang Diyos, ayon sa isa sa mga hadis si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Jadidu imanakum bila ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah." Inyong baguhin, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang inyong mga paniniwala, ang inyong mga pananampalataya sa pamamagitan ng pagbigkas ng la ilaha illallah. Bigkasin natin ang la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Walang ibang nararapat na sambahin, walang ibang Diyos maliban lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, at saka si Muhammad ay sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Man kala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Sino man na bumigkas ng la ilaha illallah ng taimtim sa kanyang pagbigkas kasama ang paniniwala na walang ibang Diyos, na wala nang mararapat na sambahin maliban sa nag-iisang Panginoong Diyos. Lumikha sa lahat ng mga nilikha, lumikha sa lahat ng mga nilalang, ang higit na makapangyarihan sa lahat ayon sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katiyakan na makakamit niya ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Sino man na bumigkas ng la ilaha illallah, makapasok siya sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid na mga Muslim, nananampalataya sa Allah, sa Panginoong Diyos, katakutan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala na ang buong pagkatakot, sikapin natin na hindi dumating sa atin ang ating mga kamatayan. Ayon sa isa sa mga talata ng Allah subhanahu wa ta'ala na binigkas natin, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Ya
الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ayon sa kahulugan ng talatang ito ng Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, tinawag ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga nananampalataya, nananampalataya sa nag-iisang Diyos, sa Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, taqullaha haqqa tuqatih, katakutan niyo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang Allah ng buong pagkatakot, wala tamutunna illa wa antum muslimun, at huwag ninyong hayaan na dumating sa inyo ang inyong mga kamatayan na hindi kayo mga Muslim. Hindi nyo sinusuko ang inyong mga sarili, hindi kayo sumusunod sa mga propeta, higit sa lahat ang pinakahuling propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid na mga Muslim, isa sa mga Orientalist, mga tao na pinag-aralan nila ang Islam. Subalit ang patay nila sa kanilang pag-aaral sa Islam ay para sirain ang Islam, para pagbigay ng mga kaalaman na labag sa katuruan ng pananampalataya sa Islam. Si Lawrence Brown. Ayon sa kanya, innal Islam qad intashara bi hadith wa anna Muhammadan Rasulul Islam huwa muassisul ad-din al-Islam. Lawrence Brown, ayon sa kanyang sinabi, katotohanan sabi niya na ang Islam ay napalaganap sa pamamagitan ng dulo ng espada. So, ibig sabihin sa pamamagitan ng batana. So, ibig sabihin sa pamamagitan ng sapilita. Hindi sumasang-ayon sa isa sa mga talata ng Allah subhanahu wa ta'ala, La ikraha fid din, walang sapilita sa pananampalataya. Hindi sumasang-ayon sa kung ano ang ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam noong siya nakarating sa Makkah, pagkatapos ng kung ano ang ginagawa ng mga taga-Makkah sa kanya hanggat sa nakaalis sa Makkah, nakapag-ibagoy mula sa Makkah patungo sa Madina. Nakarating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung ano ang kanyang ginawa, hindi niya pinili ang mga tao sa Makkah. Si Abu Bakr, si Umar, kabilang sa mga khulafa, ur-Rashidun, apat na mga utusan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung ano ang ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ganun din ang kanilang ginawa para ipakilala, ipalaganap ang pananampalataya ng Islam. Wa anna al-Islam wa anna Muhammadan dinul wa anna Muhammadan Rasulul Islam Nabiul Islam huwa muassisu hadha din al-Islam. At katotohanan, sabi ni Lawrence Brown, na si Muhammad na propeta ng Islam ang siyang nagtatag sa pananampalataya ng Islam. Mga kapatid ng mga Muslim, kung kailan lamang natin naririnig na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang nagtatag ng pananampalataya ng Islam. Kung kailan lamang natin narinig o naririnig na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o kaya ay ang pananampalataya ng Islam ay dumating sa panahon lamang ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganyan din si Jesus at ang mga apostol ni Jesus. Si Jesus sumakan niya ang kapayapaan kabilang sa mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala, kabilang sa mga dakilang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ayon sa minsan ay naririnig natin, siya ay yumakap sa pananampalataya ng Islam. Nangangahulugan na ang mga propeta ang sinama, ganyan din si Moses. Si Jesus sumakan nila ang kapayapaan eh hindi Islam ang kanilang pananampalataya. Hindi sila mga Muslim, hindi sila sumusunod sa kung ano ang kautusan, kung ano ang kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi sila nagsasamba sa nag-iisang Panginoong Diyos. Bigkasin natin ang mga talata sa Banal na Quran. Sa Surah Al-Imran.
Surah Al-Imran. Alam niyo mga kapatid, sino si Imran? Tatay ni Maria Al-Batul. So si Isa, kung titingnan natin sa banal na Quran, pag nabanggit ang pangalan ni Jesus, sumakanyang kapayapaan si Isa a.s. ay Isa bin Maria ibn at Imran. Si Isa na anak ni Maria, anak ni Birhin Maria, na si Maria ay anak ni Imran. Sa surat ng Imran, napakahaba na kabanata o kaya ay chapter sa banal na Quran. Makikita natin ikatlong chapter sa banal na Quran. Surat ng Maria, mayroon din surat sa banal na Quran na tinatawag na surat ng Maria. Bigkasin natin itong mga talata, natuklasan natin, ipaliwanag natin mga kapatid kung paano ipinaliwanag ng mga kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sapagkat ang pananampalatayang Islam ayon sa isa sa mga pantas, si Izzuddin al-Bayaruni rahimahullah, al-Islam wal istislam lillah subhanahu wa ta'ala. Al-Islam wal istislam lillah azza wa jalla. Ang pananampalatayang Islam ay pagsuko, pagtalima sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pananampalatayang Islam ayon sa kay Izzuddin al-Bayaruni, tawag siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, istaslim li ahkam al-Islam fa inna al-Islam mustahkum min al-istislam wa la taqsil umura bi aqlik fa lil aqli haddun yantahi ilay kama lil basari haddun yantahi ilay. Ayon sa kahulugan ng sinabi ni Izzuddin al-Bayaruni, istaslim li ahkam al-Islam. Isuko mo ang mga sarili mo, isuko mo ang sarili mo sa mga kautusan ng Allah, sa mga batas ng pananampalatayang Islam na pananampalataya o kaya ay relihiyon na walang nagtatap maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Istaslim li ahkam al-Islam fa innal Islam mustaqqun min al-istislam, sapagkat ang salitang Islam ay hinango sa salitang istislam. Ang ibig sabihin ng istislam ay pagsuko, pagtalima sa Allah, sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala taqsil umura bi aqli fa lil aqli haddun yantahi ilay kama lil basari haddun yantahi ilay. At huwag kang ikumpara ang Islam kung ano ang napag-alaman natin tayo ng mga Muslim, kung ano ang nabasa natin na isang batas sa pananampalatayang Islam, huwag natin gawin na ang mag-judge, ang maghatol ay ang kaisipan natin. Huwag natin gayong gamitin ang kaisipan natin, sapagkat ang kaisipan natin ay kinakailangan na sumasang-ayon sa kung ano ang ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung ano ang sinabi ng Allah, at kung ano ang sinabi ng kanyang sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganun din ang mga nauna o sinaunang mga sugo, mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Falil aqli haddun yantahi ilay kama lil basari haddun yantahi ilay, sapagkat ang ating mga kaisipan ay mayroon siyang hangganan, katulad ng ating mga mata, mayroon siyang hangganan. Di natin makikita yung loob sa labas. Ganun din ang kaisipan natin. Di natin makikita, di natin may isip, minsan may mga batas na hindi aabot din ang kaisipan natin. Subalit ang Allah subhanahu wa ta'ala hindi magbigay ng anumang batas. Ang kanyang sugo, hindi siya magbigay ng anumang batas. Anumang alipuntunin sa pananampalatayang Islam, kundi ikabubuti natin na mga nananampalataya, mga tao na mga Muslim, sumusunod sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, tingnan natin ang isa-isa sa mga talata ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. Sa surat Al-Imran, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ
تبعا وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإن الله بصير بالعباد. صدق الله العظيم. Napakalino mga kapatid, itong talata ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sangayon sa kahulugan ng mga binigkas natin na talata ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung may nagtatanong, kung may nakapagsasabi na ang pananampalatayang Islam ay itinatak ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katulad ng mga nasasabi, kung may nakapagsasabi na ang mga propetang sinauna ay may mga sarili-sariling relihiyon na bukod sa pananampalatayang Islam. Nilinaw ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surat Ali Imran. Sinabi ng Allah, inna dina inda Allahil Islam. Katotohanan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, na ang totoong relihiyon, ang katanggap-tanggap na pananampalataya, relihiyon sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay walang iba kundi ang Islam. Inna dina inda Allahil Islam. Subalit ano ang nangyari mga kapatid? وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ قُلْتُ الْعِلْمَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. Subalit ang mga tao, ang mga angkan ng kasulatan, ang mga tao na sumusunod sa mga sinaw ng mga propeta na pinagkaluban ng Diyos, pinagkaluban ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga aklat sa pamagitan ng kanilang mga propeta. وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ قُلْتُ الْكِتَابِ. Hindi sila nakakaiba, hindi sila nakakasalungatan. Maliban kung di pagkatapos nang dumating sa kanya ang kanilang kaalaman tungkol sa kung ano ang kanilang pananampalataya, kung ano ang mga pananampalataya ng mga sinaw ng mga propeta. Bakit bay na hun? Sapagkat bilang pagkakaingitan sa pamamagitan nila. Wa may yakfur bi ayatillah. Ayon sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa may yakfur bi ayatillah. Sino man sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na tumanggi sa mga talata ng Allah, tumalikod sa mga ayah, mga talata, mga sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga batas-batas ng Allah subhanahu wa ta'ala, fa inna Allah sari'ul hisab. Katotohanan na ang Allah subhanahu wa ta'ala ang pinakamalakas na para magtuos sa kanila pagdating ng araw ng paghukom. Ang kabilang araw, kabilang sa kahulugan ng kabilang araw, o pangalan ng kabilang araw ay Yawmul Hisab, araw ng pagtutuos sa mga gawain, kung ano ang mga ginawa, mabuti, masama, ng sino man na tao dito sa ibabaw ng mundo, pagdating ng araw ng paghukom. So, tingnan natin. Sinabi natin kanina mga kapatid, na mga talata ng Allah subhanahu wa ta'ala ay higit na mainam na magpapaliwanag, ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o kaya ay ang kanyang mga kasamahan, yung tinatawag natin na sahaba radiyallahu anhum ajma'in. Tingnan natin ang isa sa mga bantot na mga sahaba o mga kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Abdullah ibn Abbas. Tingnan natin ang kanyang paliwanag hinggil sa talatang ito ng Allah subhanahu wa ta'ala na sinabi ng Allah, innad dina indallahil Islam. Ayon sa kay Abdullah ibn Abbas, ito ay makikita natin sa Sahih al-Bukhari. Ito rin ay makikita natin sa aklat ni Ibn Kathir na Al-Bidayatu wa Nihayah. Ang sinabi ni Ibn Abbas, mabayna Adam wa Nuh alayhim as-salam asharatu qurun kulluhum ala al-islam. Mabayna Adam wa Nuh alayhim as-salam asharatu qurun kulluhum ala al-islam. Napakalino, sino mang nagsasabi ng Islam ay itinatag ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o kaya ay dumating ang Islam sa panahon namang ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Papanahin niyo mga kapatid, sino mang nagsasabi na ang relihiyon ng mga propeta ay bukod sa relihiyon ni Propeta Muhammad sallallahu
relihiyon ni Moises, ang relihiyon ni Jesus, ang relihiyon ni Adan, sino nga magkakaiba ang relihiyon ayon sa mga pangkas sa pananampalataya ng Islam? Hindi ang Allah ng isang Panginoong Diyos, hindi magbigay sa atin ng mga pangkas o kanyang pananampalataya na magkakaiba ang direksyon, magkakaiba ang kautusan, subalit tama sa Allah subhanahu wa ta'ala. Al-haqqu wahidun la yata'addi. Ang katotohanan ay isa, hindi maaaring marami. Magkakasalungatan. Kung maniniwala tayo mga kapatid na ibang relihiyon ni Jesus, ibang relihiyon ni Jesus, si Muhammad, so hindi pala ang problema natin sa ngayon. Kaya hindi magkakaisa ang mga tao. Kaya hindi mabuo ang mga tao. Samantala, ang mga tao ay alagad, mga lipi, mga nilikhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kanan na sa umat ng wahida. Malino sa kanan ng Quran. Kanan na sa umat ng wahida. Isang nasyon ang mga tao, ang buong sa katawan. Subalit kung ganun ang maniniwala natin, so, ibig sabihin, ito ang dahilan sapagkat iba ang katuruan ni Jesus, iba ang katuruan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iba ang katuruan ni Moises, iba ang katuruan ni Adan, iba ang katuruan ni Jesus, iba ang katuruan ni Noah. Subalit tingnan natin ang sinabi ni Ibn Abbas radiyallahu anhu, kaligtas siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ayon sa kanya, katulad ng sinabi natin, makikita natin sa Sahih al-Bukhari, makikita din natin mga kapatid sa Al-Bidayah at Al-Nihayah Ibn Kathir, ayon sa kanya, mabayna Adam wa Nuh alayhi masalam asharatu kurun kulluhum ala al-Islam. Ang pagitan ni Adam, si Adam alayhi salam at saka si Nuh, si Noah alayhi salam, yung pagitan nila ay 10 siglo. Ayon sa kay Abdullah ibn Abbas, kulluhum ala al-Islam, lahat sila ay nananampalataya sa pananampalataya ng Islam. Sino ang higit na nakakaalam sa atin kaysa kay Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu? Sasabihin natin na dumating ang Islam sa panahon lamang ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasabihin natin na iba ang relihiyon ni Jesus at siya'y nag-imbris sa Islam. Si Jesus ay isang Muslim. Bigkas natin ang isa sa mga talata ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid na mga Muslim, bigkas natin doon dyan din sa surat ng Ali Imran, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. صدق الله العظيم. Napakalino mga kapatid ng mga Muslim. Ayon sa kahulugan ng talatang ito ng Allah subhanahu wa ta'ala, Kulya ahlal kitab, inatasan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi sa kanya, Ya Muhammad, Kulya ahlal kitab, sabihin mo sa mga angka ng kasulatan, mga people of the books, yung mga kasulatan na mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Walang pinag-usapan na may mga aklat na mula sa Allah. May mga batas na mula sa Allah. May mga risalat sa mawiyah. Subalit, mga relihiyon na mula sa Allah ay wala. Mga relihiyon na mula sa Allah ay wala. Risalat sa mawiyah. Sarayak sa mawiyah. Kutub sa mawiyah. Makikita natin sa mga aklat. Subalit, relihiyon ng mga propeta, walang iba kundi ang pananampalatayang Islam. Kulukul ya ahlal kitab, ta'alaw ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum. Halina kayo, o kayo na mga kanang kasulatan, halina kayo sa iisang salita. Alla na'budu illa Allah
nawat tayong magsamba bukod sa Allah. Huwag natin ihandog ang anumang pagsasamba maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, wala musyrika bihi shay'a, at kailanman ay hindi tayo magtambal sa kanya. Anong ibig sabihin ng pagtatambal sa kanya? Kung tayo ay nadarasan, ibang layunin natin, pakitang tayo pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil sapagkat hindi tayo nadarasan, alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yung mga nadarasan ng ribulto, nagsasamba ng ribulto, at iniisip nila, makakarating sila sa Panginoong Diyos. Sino bang nagsabi sa iyo na makakarating ka sa Panginoong Diyos sa pamagitan ng ribulto? O kaya sa pamagitan ng nilikha lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala, kul ya ahlal kitab, ta'alaw ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum. Allah na'budu illallah, wa la nusyrika bihi syai'a, wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Ang huwag natin gawin na bawat isa sa atin ay gumawa, sabihin niya, siya ang aming Diyos-Diyosan. Huwag tayo gumawa ng Diyos-Diyosan. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Fa'in tawallaw, kung sila'y tumalikod, sabi ng Allah sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'kulu shahadu, saksi kayo na kami ay mga Muslim. Lakum dinukum walidin, sa isa sa mga talata ng Allah, nasa inyo ang inyong pananampalataya, na sapagkat alam namin ay hindi mula sa Diyos, nasa amin ang Islam, aming pananampalataya, na sapagkat alam namin, ito ay paliwanag ng mga mufasiri, mga pantas, sa pagkakaalam namin, ito ang makatotohanan na pananampalataya. Karunto ng talata na binigkas natin, وَمَنْ أَغْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ. Wala nang higit na naligaw, wala nang higit na nang-aapi sa kanyang sarili, مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ, ang magpasinungaling sa Allah subhanahu wa ta'ala. Magsasabi na ang Allah ay nagtama. Magsasabi na mayroong Diyos na bukod sa kanya. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ. Samantala, inaanyayaan siya sa pananampalatayang Islam na relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala, relihiyon ng mga propeta. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Ang Allah subhanahu wa ta'ala kailanman ay hindi niya patnubayan ang mga tao na nang-aapi sa kanilang mga sarili. Kasunod sa talata niyo, napakalinaw mga kapatid. Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallah wa khataman nabiyyin. Si Abraham? Sino si Abraham? Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Si Abraham ay hindi maaari, maka na Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan. Si Abraham ay hindi si Yahudyo. Si Abraham, maka na Ibrahim Yahudi, hindi si Yahudyo, at saka hindi tinatawag na Nasrani. Yung Nasrani ay hindi gaano tama na sabihin natin Kristiyano. Sapagkat kung pagbatayan natin ang mga kasaysayan, story ng Islam, yung Nasrani ay salitang nagmula sa salitang Nazir. Ibig sabihin yung mga taga-Nazarino. Isa sa mga sinabi ng mga pantas, hinango sa isa sa mga talata ng Allah subhanahu wa ta'ala, kama kala Isa ibn Maryam lil hawariyi man ansari ilallah. Ito sa surat Usaf. Sulitan na ngayon mga kapatid, si propeta siya, propeta ng Abraham, ama ng masang katawan, ama ng mga propeta, Abul Anbiya alayhi salam, ay hindi siya Hudyo, hindi rin siya sasabihin natin na Kristiyano, kung ang Kristiyano ay katulad ng mga Kristiyano doon sa panahon ni Propeta, sa panahon ni Jesus, sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Walakin kana hanifan muslima, subalit si Abraham, hanifan ay matuwid, hindi nagsamba ng ribulto, hindi nagtambal sa Allah subhanahu wa ta'ala, Musliman na isang Muslim. Maka na Ibrahim o Yahudi o wala Nasrani, wala ang kana hanifang Muslima, wa maka na minal musyrikin, at hindi kabilang sa mga natambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang sa mga talata ng Allah subhanahu wa ta'ala,
Surah Al-Ali Imran lima kapatid. أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين أيضا سأقولنا أن قلاتا لتنا الله سبحانه وتعالى سنابنا الله أفغير دين الله يبغون. Sila ba na mga angkanang kasulatan? Bakit kaya sila'y nakahangad o tumatanggap na relihiyon na bukod sa relihiyon ng Diyos? Afaghayrillahi yabghun walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha. At sa Allah, sa Panginoong Diyos ay nagmuslim, yumakap sa Islam, sumuko sa Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng nasa ilalim ng kalangitan at kalupaan. Tauhan wa karha, gusto nila sa ayaw nila. Wa ilayhi yurja'un, pagkatapos saan sila babalik? Sino ang may-ari ng paraiso? Sino ang may-ari ng impyerno? Sino ang nagtatag nito? Maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. So sila ay babalik din sa nag-isang Panginoong Diyos, sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuli ahlal kitab, kul aman na, sabihin mo, O Muhammad, amanna billah. Kami ay nananampalataya sa Allah. Wa ma unzila alayna, at anumang ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala sa amin. Wa ma unzila ala Ibrahim, wa Ismail, wa Ishaq, wa Yaqub, wa Asbah. At anumang ibinaba, anumang ibinunyad sa kay Abraham, at ang kanyang anak na si Ismail, at ang kanyang anak na si Ishaq, si Ishaq, at ang kanyang at sa kasiyahin, wal asbat, at mga angkan ng 12,000 ng sa'in. 12,000 ni Yaqub alayhi musalam. Sila yaon ay mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kun amanna billahi, kun amanna billahi, wa ma unzila alayna, wa ma unzila ala Ibrahim, wa Ismail, wa Ishaq, wa Yaqub, wal asbat, wa ma utiya Musa wa Isa wa nabiyyun min ba'di min rabbihim. At ano nang ipinagkaloob, ibinigay ng Allah sa kay Moses at sa kay Jesus, wa nabiyyun min rabbihim, at iba pang mga propeta na mula sa kanilang Panginoon. Pagkatapos mga kapatid, ito ang katakutan natin. Ako, ito ay ini-remind natin sa ating mga sarili, sa akin, sa inyo, sa mga kapatiran natin, sa lahat ng mga tao na naghangad ng katotohanan at gustong maligtas at sambahin ang nag-isang Panginoong Diyos. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa may yarudati gayral islami dina falan yukubala min wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Sino man natatanggi sa relihiyon ng Islam, sino man na maghangad o kaya ay tumanggap sa relihiyon na bukod sa pananampalatayang Islam, falan yukubala min. Ang ginamit ng Allah ay lang ayon sa mga ulama ulungah, mga pantas na nag-aaral ng lingwahe, pag ginamit ang lan ay yung sawika natin talikyasa, ibig sabihin wala nang mangyari, falan yukubala, hindi na kailan matatanggapin sa kanya, wa huwa fil akhirati min al-khasirin, at kabilang araw makabilang sa mga talunan o kaya ay mga nalangkong nangalugi sapagkat hindi nila nayakap ang tunay na pananampalatayang Islam, ang relihiyong Islam, relihiyong na itinatag ng Allah subhanahu wa ta'ala at sinunod ang kanyang mga propeta magmula sa kayadan hanggang sa kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
manalangin tayo sa Allah. Mga kapatid na mga Muslim, dapat mabayad tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'alna hadin mahdiyin la qawalin wa la qabildin. Aku lukau lihada wa astagfirullah wa astagfirullah. Alhamdulillah Rabbil Alamin wal'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah waliyyus salihin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ayyuhan nas, ittaqullaha fi sirrikum wa alaniyatikum. Kapatid na mga Muslim, katakutan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala ng buong pagkatakot. Sikapin natin ang nasunod ng mga kautusan ng Allah, mga kautusan ng mga propeta, higit sa lahat sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sapagkat tayo ng mga Muslim, tayo ng mga tao, ang mga tao sa ngayon ay pumaloob sa panahon ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si propeta Jesus sa kanyang panahon, hindi maliligtas ang sinumang tumanggi o kaya ay hindi sumunod sa Jesus. Mawala si Jesus. Samantala, yung mga tao ngayon, noong dumating si Jesus, ay sumunod sila, mga Israel, na sumunod sa kay propeta Moises. Subalit hindi sila makaliligtas sapagkat tinanggihan nila ang kasalukuyan at huling propeta. Noong dumating si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, noong dumating si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inumplito sa kanya ang pananampalataya, ang relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay walang iba kundi ang Islam sa suratul Maidah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Sa ngayon sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kinumplito ko sa inyo ang inyong relihiyon. Kinumplito sapagkat noong mga unang mga propeta, hindi kumplito. Hindi kumplito, may mga kulang, hindi pa nakumplito. Waradito lakumul Islam dina. At ikalulugod ko sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo, na mga tao, nung dumating si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay sundin niyo ang pananampalatayang Islam. Yun ang kalulugod ko sa inyo. Si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanyang sinabi sa kay Umar ibn al-Khattab, isa sa kanyang mga khalifa o mga ortodos, law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibahi. Kung si Moses ay buhay, hindi siya mapalagay kundi sumunod sa akin. Sapagkat kung halimbawa nagmabuhay si Moses at hindi sumunod sa kasalukuyang propeta na si Muhammad, pagkatapos ng siya ay nawala na, hindi siya mapalagay na hindi sumunod sa kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapagkat kung hindi siya sumunod sa kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o kaya ay tumanggi sa kay propeta Muhammad, wala siyang tinanggihan maliban sa sino mang nagkuto sa kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa pang hadis, riwayat ng Darwi, mahabang hadis, فَوَلَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ بَدَى مُوسَى فَآمَنْتُمْ بِهِ وَلَمْ تُؤْمِنُوا بِهِ لَضَلَلْتُمْ لَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا لَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا وَوَصَلَ نُبُوَّتِي مَا وَسِعَهُ إِلَّا تِبَاهِ أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Sabi ni propeta Muhammad, nagsumpa si propeta Muhammad sa Allah, فَوَلَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ كُنْ دُمَتِنْ سِي مُوِسِسْ لَوْ بَدَى مُوسَى. Kung dumating si Moises, pagkatapos kayo ng mga tao na aking mga umma, mga taon ko, umma ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maniwala kayo sa kanya at hindi kayo maniwala sa akin, labalalto katiyakan na maligaw kayo sa matuwid na landas. Sapagkat kung si Moises ay buhay at madadnan niya ang kanyang pagkakapropeta, katiyakan na sumunod sa akin. Kaya sinabi ng Allah, may mahabang hadis, hadis al-Qudsi, sinabi ng Allah sa kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa anta ya Rasulullah man amana bika dakhalal jannah wa man dakhalal jannata man amana bika faqad amana bi wa man amana bi dakhalal jannah wa man dakhalal jannata akala mafi. Mahabang hadis yung kursi. Ang kamulugan mga kapatid,
sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kay Propeta Muhammad, "Uwi ko, Propeta, sugo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, o Muhammad, ikaw ay sugo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sino man na sumunod sa iyo, maniniwala sa iyo, katiyakan na siya ay naniniwala sa akin, sino man na sumunod sa iyo, sumunod sa akin, katiyakan na makatabit niya, makapasok siya sa paraiso ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, at sino man na makapasok sa paraiso ng Allah, makakain niya lahat ng mga nilalaman ng paraiso, mga biyaya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na inihahanda para sa kanila." Mga kapatid ng mga Muslim, katakutan natin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sikapin natin na masunod ang ating pananampalatayang Islam, masunod ang mga kautusan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, at baguhin natin ang paniniwala natin sa nag-iisang Panginoong Diyos. Yadidu imanakum bila ilaha illallah, at paniniwala natin sa mga propeta kapagkat walang pagkakaiba ng mga propeta. Manalangin tayo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na tanggapin sa atin ang ating mga gawain, mga pagsasamba, patawarin sa atin ang ating mga kasalanan. Manalangin tayo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na mapatnubayan tayo. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'alna hadin na mahdi la dhalina wa la mudhillin. Allahumma arina al-haqqa haqqa farzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila farzuqna ijtinabah. Allahumma aghfir lil muslimin wal muslimin wal mu'minat al-ahya'u minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbik fir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Allahumma ij'al hadha al-balada amina rakha'an wa sa'ir bilad al-muslimin ya rabbal alamin. Allahumma ahillahu alayna bil amn wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbuk Allah ila al-rusli wa khair. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhabanna wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.